Birheng Maria, tagakalag ng mga buhol. Si San Ireneo ay sumulat tungkol sa pagkakatawang tao ni Kristo. Si Lucas naman, na nagsimula ng mga talaan ng mga ninuno ng Panginoon, nag-umpisa ito pabalik pa kay Adan. Nagpapahiwatig na si Adan ang nagpabagong buhay sa kanila tungo sa Ebanghelyo ng Buhay. Ito rin ang naging paraan kung paano nakalag ang buhol ng pagsuway ni Eva sa pamamagitan ng pagiging masunurin ni Maria. Sapagkat ang mga bagay na ibinuhol ni Eva sa pamamagitan ng kawalan ng pananampalataya, ito naman ay isinaayos ni Birheng Maria sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang debosyon kay Maria bilang tagakalag ng mga buhol ay may malalim na pinagmulan. Si Eva, ang ina ng lahat ng sangkatauhan, nagkasala at nagpahamak sa kanyang asawa. Ang mga bagay na ibinuhol ni Eva, inaalis naman ni Maria. Ang larawang ito ay nagpapakita ng birhen na napalibutan ng mga anghel at nakatayo sa ibabaw ng isang ahas, gaya ng sinabi sa Genesis 3 versikulo 15. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang buhol-buhol na tali na mahinahon niyang isinasaayos. Ang mga suliranin na nang-aabala at nagdudulot ng pag-aalala, ang mga kasalanan na humahadlang sa iyo, ang mga bisyo na nagpapahirap sa iyo, siya ang umaayos ng pagkakabuhol-buhol. Manalangin tayo sa kanya. Inang mapagmahal, inang hindi kailanman tumatangging tulungan ang isang bata sa pangangailangan, inang ang mga kamay ay hindi nagsasawa sa pagtulong sa iyong minamahal na mga anak, ititigil mo ang iyong mapagmahal na mga mata sa akin, at kalagin ang mga buhol na umiiral sa aking buhay. Alam mo mabuti kung gaano ako kadesperado. Maria, ina na sa iyo ibinigay ng Diyos ang kapangyarihan na kalagan ang mga buhol sa buhay ng kanyang mga anak. Walang sino man, kahit ang masamang nilalang mismo, ang makakapag-angkin sa aking buhay mula sa iyong mahalagang pag-aaruga. Sa iyong mga kamay, walang buhol na hindi maibubukas. Makapangyarihang ina, sa pamamagitan ng iyong biyaya, at kapangyarihang tagapagpanalangin sa iyong anak, si Jesus, tanggapin mo sa iyong mga kamay ngayon ang buhol na ito, banggitin ang iyong mga intensyon. Pakiusap ko sa iyo na hubarin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. O, ina ko, ikaw ang tanging kasiyahan na ibinibigay sa akin ng Diyos. Ang aking pag-asa ay nasa iyo, ikaw ang lakas sa aking kahinaan, ang pagpapayaman sa aking kawalan, at sa pamamagitan ni Kristo, ang kalayaan mula sa aking mga kadenang ito. Dinggin mo ang aking panalangin. Ingatan mo ako, patnubayan ako, palakasin ako, o ligtas na pugad. Inang Maria, ipanalangin mo ako. Amen. That saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now grace that taught my